And we are live. Napaka-solid na laban yung paparating sa atin ngayong madaling araw lang naman, Darkstar Tabatang OG versus Team Liquid. Anong masasabi mo dito sa ating Division 1 matchup? Sobrang solid nito, Darkstar. Sobra. And supposed to be nung Tuesday tong matchup na to, pero nagka-problema because of the bug na surrounded dun sa social media. And I think solid tong matchup na to. I think match lang. Pero recent matches nila, guys, ay sila ay Liquid ang lamang dito. Sa DPC na 2-0 nila in terms of series yung OGs. Pero yung OG kasi nung nakaraan, men, sobrang solid nila nung first opening series nila dito sa DPC. Natalo na ni Enigma with that one-sided game. Pero yung Liquid ka na, siguro naging shaky lang or nagulat siguro dito yung Liquid yung last series nila against Secret. Noon nag-adjust kasi dito si Nisha, eh, 'di ba? Nisha Midas, Gary na all. Kumbaga, di rin siguro nila napag-aralan na mag-swap role dito yung Team Secret, guys. Pero good morning sa inyo lahat diyan, guys, dito sa ating YouTube and Facebook, mga sir, oh. And dagdagan ko lang yung sinabi mo, Nisha, Sumail din yung nagda-draw for Team Secret that time. Tsaka ito talaga laban na to, kumbaga kung isipin mo is yung storyline ng bakbakang OG versus Team Liquid na to is it's Taiga versus his old teammates, di ba? Oo, isa din. Pero may drop na tayo dito, guys, and so ito na yung ating drop. Pero bilis lang, ha, dalawang pick na dito yung magkabilang teams and OG. Surprisingly, wait for a husk sila card. Oo, huskar sila agad dito, Jay, ha. Sa mga recent games dito ng OG, men, di ko pa nakita tong Huskar pick. Pero sa pubs, kanina lang yata ginagamit to ni Amar, kung di ako nagkakamali, guys. Kasi madalas ako nanonood ng pubs, especially kapag ganitong oras. Isa din sa mga hero to yung Amar, eh. Pero feeling ko, pwede nga nilang adjust to sa mid, eh. Since nakita naman nila dito yung Ember, eh. And ang tawag dito, there's an instance na VP Prodigy pa that time ata yon, or Virtus Pro na, pero yung new lineup na may support Huskar. And since it's OG, do you think meron tayong possibility na i-support nila yung Huskar, maybe a position 4? What do you think? Or talagang given na point out mo kanina, this is an Ember mid, tatapatan kaya ng Huskar? Tingin ko for Team Liquid, siguro pwede nila adjust tong Ember sa safe lane. Kasi kung titignan mo, Grimstroke, kahit sinong i-lane mo dito yung Grimstroke, kaya niyang i-enable, may kill potential talaga to since may Ember ka na, eh. Diba? So I think pwede dito ang gawin ng Team Liquid is iwasan nila yung Ember Huskar matchup. Kasi luging-lugi talaga dyan si Ember, man, eh. Kahit anong gawin mo dyan, eh. Talagang, babrasuin talaga ng masinsinan tong si Ember, feeling ko talaga. So I think, depende na lang dito for Team Liquid, man. Yep, and dahil na point out mo naman na yun, talagang mapipressure yan. Parang ano yan, eh, TNC versus OG, talagang yung Huskar sa mid against Miracle, talagang kinaya. Pero pagdating sa support kasi, natulungan naman that time yung Ember Spirit ni Miracle. So may chance na if ever man, kailangan tulungan siya dito ng support total. May meron tayong mga water rune, kailangan yung mga support mo focus pagdating sa pag-secure ng rune ng mid laner nila. And yung Ember Spirit naman kasi dito, Darkstar, is pwede naman siya i-adjust to, actually pagdating sa carry, no? Oo. Na rune. Tsaka ngayon kasi, guys, yung Ember Spirit, kaya mostly kina-carry na siya ngayon. Dahil din yung Slight of Fist niya, wala na siyang damage penalty sa creep. So, binabalik na talaga dito yung Classic Ember. Kahit nga sa pub, sobrang katin ito, eh. Kapag may mga Daedalus, Slight of Fist, di ba, sakit nun, eh. Tsaka, ano ba yung isa pang item? Battle Fury din as well, no? Kaya, kung titignan mo kasi, kapag nagkaroon ng super late game tong Team Liquid, mananakit pa rin dito yung OG, eh. Pag na-reach out or na-drag out nila ng ganun na scenario, eh. Do you think sasamahan yung Ember Spirit ng isang Kotal dito? Kasi madalas nakikita ko yung China and C, parang nagko-Kotal Ember sila, eh. Na combo. Possibly, kasi kung titignan mo, grabe din yung burst potential pag may Kotal pa sila. Isipin mo yung Ember, only Slight of Fist yan, tapos nakuha pa dito yung Ember yung dalawang charges na Slight of Fist, tapos physical pa dito si Ember. Talagang yung Huskar dito, kahit sabi mong fast tempo tong hero na to, kaya pa rin siya baragi ng Ember na itong hero na to. Lalo na pag
itong Team Liquid na drag out talaga nila late game. So I think ang OG dito, ang plano nila is maging fast pace yung game nila, Huskar pick, di ba? Kasi pag natigay ng Huskar, kailangan mo talaga tapusin itong game na to eh. Mirana yung magiging position 4. And magbe-bet ba tayo ngayon, Darkstar? Na-chat din kasi sa akin ni Derek. Oo. Pero tingin ko, magbe-bet muna tayo. Ah, wala muna daw. Wala muna tayong bet. Dahil nag-drop din kasi game agad eh. Oo. Second game na tayo humabol na lang ng bet. Pero ito ah, Ember Spirit remaining. And Mirana yung magiging support for Team Liquid. For sure, Taigan knows kung paano talaga maglaro din at least itong Team Liquid. Kumbaga siya rito yung magiging eye-opener ng OG. Pero sobrang unpredictable kasi nila dito. Like, Pugna can go for offlane mid or a support. Hindi mo pa ma-identify kung ano dito yung gagamitin yan. And also Huskar, Everman, malay mo, hybrid. OG went for Huskar. Dati masabi, di ba? Kasi it's still OG. Talagang sobrang mahirap basahin the way sila dito mag-draft. Ito, Dragonite, yung magiging possible offlaner. And offlane, speaking of offlane, Darkstar, China, successful sila sa mga pag-pick ng mga Dragonite as offlane, especially remaining. Old 11, casting Chinese games noong mga nakaraan, nakikita ko, successful ito. For DK, what can you say? Tingin ko kasi yung DK, kanina din sa si... Ginagawa rin siyang mid dahil kung titignan mo yung item pattern niya, parehas lang, dagger into shard dahil din doon sa shard ay 15 minute na. Meron din siyang kill potential sa totoo lang. But kung titignan mo kasi, feeling ko fix na offlane na to for OG kay Amar na to, tingin ko. Pero first time ko makita si Amar na magdi-DK kapag if ever magdi-DK man na offlane to for OG. Like kung titignan mo kasi yung mga games ni Amar, puro mga Mars, Team Berlin, lagi yung mga signature hero niya eh. Pero this DK, I think, kung titignan mo, lakas ng kill potential nila, men, no? Huskar, Pugna. And I think yung Pugna dito, men, possibly position 5. Kasi yung Skyrat, parang, okay naman siya as position 5, pero I think mas gusto ko siya as position 4 since kaya mong bugbugin talaga yung carry dito. Oo. Tapos Lone Druid pa yung pick dito ng Team League, which is isa sa mga hero to ni Mako. Specialty. And also, Team Liquid specialty, hindi lang basta matumba man. Kumbaga, itong alliance, this is, Team Liquid, this is an alliance team na in-adopt ng Team Liquid. And before pa sila maging Team Liquid originally, it's Matu talaga, diba, na nag-campion TI7, and specialty niya talaga yung paglalaro ng Lone Druid. And ito, hindi lang basta player, also a team hero itong Lone Druid, and one of the best actually, if not the best, si Matumba man sa paglalaro ng Lone Druid sa mga malulupit yan. Oh, naalala ko pa yung mga time na yun na kasama pa niya si Miracle. And yeah, tsaka ako dito naman. And Koifa, di ba? Nung ano pa nila si Koifa, or kahit si, ay tama, si Koifa lang naman, palitan sila dito ni Mickey sa paglalaro ng mid or carry. And Koifa, di ba? Alam nila, lumaro din ng Lone Druid. And especially kapag Team Liquid talaga, alam na nila kung paano paiikutin eh, yung Lone Druid na pick. Oo. Tsaka titignan mo kasi, men, kung gagawin ba nilang mid Lone Druid, mas maaga yung scaling kasi nito eh, compare pa sa Ember na kung adjust man nila to. Pero hindi natin alam kasi Team Liquid to eh, men. I do think it's Matu hero na kasi since Matumba man nga, yun na point out ko kanina, Koifa, Mickey, for sure, this is an Ember Spirit. Sure ako dyan sa part na yan, ewan ko na lang, kasi hindi gagamit si Mickey ng Lone Druid dito eh, sa gitna eh. Kasi sure na sure talaga na kahit nung niraran pa nila yung players nila, player nila na si Koifa, talagang pag si Mickey, pag nakakita ka na ng Lone Druid, it's Koifa. And sa bago nilang carry nga na si Matumba man, for sure, this is a Matu hero. Yeah. Sa bagay kasi kung si Koiva ba naman yung nasa Team Liquid, minsan ginagawa din nilang mid to. But the way na maglaro dito yung Team Liquid, fix na yung kanilang lanes eh. Matu carry mid dito si Mickey. Pero kung titignan mo si Mickey, ever since nag-mid siya, hindi naman sana nag-improve. Like, parang naging stronger team dito yung Team Liquid. Kasi si Mickey dati, di ba, nag-carry din siya before nung nandiyan pa si Taiga. And knowing Taiga nga pala, dati niyang teammates siya. So, kumbaga may idea na rin si Taiga in terms of their draft. May style. May style sila. Kumbaga may idea na sila dito or may game plan na sila dito sa ating series kung paano maglaro tong Team Liquid, no? Yep. And ito ha, Darkstar, how about Huskar offlane? What do you think? I speak for a team. Ayun lang. Teka, wait a minute.
Andiyan ba si Note? Is this a DK mid? Dark Star? Yun lang nga, napaisip ako sa drop ng OG. Ito yung mga in-expect natin sa OG na nung nandiyan pa sila. Oo, unpredictable nga, men. Hindi lang yun, men. Ito yung mga mala post 5 na NP and then DK hindi, na. Hindi, carry to boy. Carry to boy, promise. Tinan mo, yung ligaw ng bituka niya nila, maglalaro yan talaga ng, kumbaga, unorthodox. Tinan mo, i-carry nila yan, promise. Oo. Ewan ko lang. Hindi, malay natin baka mag... Kasi, kung titinan mo yung hero, sino ba kasi i-carry mo dyan, di ba? I-carry mo ba yung DK? I-carry mo ba yung Huskar? Feeling ko, yung NP, parang carry na to eh. Okay din, sa totoo lang. Pero saan mo lalagay yung Pugna dyan? Five! Oh, pwede rin five. Ito, ito si Zay to. Si Zay yan, for sure. Mm-hmm. Pango. Pango ni Zay. Para din may control oh, din sa... Oo, tinan mo, Amar the F nga, boy. Amar sabi the sa'yo F. Eh. For the Huskar. Mm-hmm. Sabi ko sa'yo, boy. Nakita ko palang Huskar, matik to kay ATF eh. Pero, siyempre, kinoconsider din natin kasi dito yung DK as an offlane eh. Pero since si nabanggit ko dito si Amar na nag-spam out din ng Huskar as offlane. Nako. Pero titingnan mo men, kahit unorthodox dito yung drop ng OG, last din nila sa lane. Although Team Liquid may palag naman. So tingin ko wag lang sila masyadong papadarag kasi pag nag-snowball tong OG, parang quickie game lang to for them. Pero siyempre Team Liquid eh pag somehow ma-hold nila dito yung tempo ng OG, may chance na makapag-farm pa dito si Mato, 'di ba? Makapag-item, makapag-damage, 'di ba? So I think tingin ko para sa akin sa paningin ko 50-50 matchup to men. Pero I think OG kapag nakuha nila yung tempo na to, I think this is gonna be an OG game. Yeah, and even though Nature's Prophet Yuragi, this is a carry NP. Even though may Ember Spirit ka na, kumbaga sagot sa split pushing na pwedeng gawin dito ng Nature's Prophet. And also, you have that Mirana na mayroong Moonlight Shadow. Kaya-kaya nila i-catch yung carry dito na NP every time na pwede siyang mag-split push or dagain yung Team Liquid. For me, OG, grabe yung confidence nila dito na mag-take ng NP na carry. Even though may sagot sila sa split push na pwedeng gawin dito. Kasi Lone Druid can just easily BOT later on. And then dalawa yan pagdating, pagsapit ng late game. And I'm very... Yeah, undecided din sa laban na to. Kasi you have Matu na maglalaro for a Lone Druid. That's 80% for me na hero na naipapanalo niya talaga. If not, 85 to 90% kaya niyang i-win. Basta Lone Druid yung hero niya. Saksi tayo dyan, Team Liquid pa lang. Kahit nung sa nag-secret siya, pinapagamit siya ni Poppy niyan, sobrang solid niya maglaro ng Lone Druid. And for sa pagdating naman sa OG, yung Huskar na offlane din dito tapos nag-DK ka na mid, 'di ba? Maano mo din eh, parang OG talagang kaya nila 'yan sa previous match, 'di ba? OG yung nanalo sa kanila nung season 1. Tama ba? Oo, season 1 nga. Tsaka dito na mga say, grabe din yung kill potential dito ng OG sabag nagsama-sama technique to. Dami nilang push capability, DK mag-dragon form, tas pag nag-6 na dito yung NP, pwede lang siyang mag-rotate sa mapa, and feeling ko ang magiging butas talaga nila dito yung mid. I think for Team Liquid dito, kailangan nilang protectahan yung mid lane nila. Kapag nag-6 na to si DK, mag-6 na rin dito si NP. Actually, kahit hindi mag-6 si NP dito, basta ma-max out na nga dito yung kanyang mga Alipores. No, talagang early push tower to for OG, so di ko alam. I'm not sure kung paano madedefend to ng Team Liquid, pero I feel na kailangan nila mag-6 agad eh, before the 10-minute mark. Especially yung Pangolier dito, yun yung magbubuisit sa kanila dito eh. Yeah, and I do think kaya naman nalang depend sa to. Like I've said, this is a last pick Nature's Prophet, which is may sagot. Ember Spirit, kaya niyang i-take down yung mga Alipores dito ng isang Nature's Prophet. Also, Lone Druid, if ever mag-decide siya, mag-Maelstrom build. Pero, isang tanong, isang sagot, is this an OG or Team Liquid? For you, game number one, dito, prediction. Man. I think ako, I'll go for Liquid. It's Matu. It's Matu Lone Druid. Yun yung aking take dito. Gusto ko yung draft, sa totoo lang, ng OG rito. Kasi, ang tapang nila for picking that NP. Pero, Lone Druid, Matu, I guess, do they have what it takes? Ang tanging caliber player nila dito, pagdating sa scene, is only Taiga. So, for me, yung Lone Druid talaga. Dito ni Matu. Pero ayan guys, kita nyo naman, 50-50 kami dito ni kaibigang Dark na Starpa. This is
game number 1, alas 12 dapat ito magsustart guys, pero na-move ng alauna, pero syempre, big shoutout sa mga tropa natin dyan. Wala tayong delay guys, this is official coverage para sa ating handog na handog natin dito. Syempre, share nyo na yung ating live stream and bakbakan tayo dito sa right side ng ating rivers. Squash buckle out na agad for Amar. Sorry, that's Zai. Zai, rather. Maligtad. Pero pagdating sa bounty rune, it's Team Liquid to take 3. So, Team Liquid, tumatlo agad sila dito. Napatipis sila kay Mickey. Oo. Pero mag-adjust dito yung Team Liquid dahil itong si Amar nag-mid dito, ha? Tsaka, kung titignan mo kasi, parang ang pangit talaga yung Huskar talaga sa no plane to. Matik talaga pag Huskar mid talaga to eh. Although may nakita din akong carry, pero mas effective talaga siya sa mid kasi ang habol mo dito yung levels. Early levels, solo XP, makakuha lang ng 6 dito, tsaka armlet. Ano na yan, barubal na yan eh, kung tutusin. Kaya, kung titignan mo yung Team Liquid, napa-back sila dito. Ayaw namin katapat tong Huskar, kung sabi ni Mickey dito. Ayaw ko yan. Mag-slide na lang ako dito. And this is the matchup they're looking for, Team Liquid. I-adjust nyo pala si Amar sa gitna. Or i-adjust nyo. Tatapatan pa rin namin ng Lone Druid yan. So matumba man ngayon, yung meaning to say, gigit na. Alam naman natin, mid laner. Solo mid, solo XP, solo pera, walang magulong support. So how about this Lone Druid matchup against Huskar? What do you think? Kung harassment lang pag-uusapan dito, men. Feeling ko lamang ng bagya dito yung Lone Druid. Pero I feel na pag level 5 na dito yung isang Huskar. Sa bagay, ipuprot na lang yung bear eh, diba? Oo. Lalasit yung bear. Proceed. Pero sa pag level 5 na itong si Huskar, feeling ko kaya naman yung barubalin yung amo mismo. Kasi kung titignan mo, yung pang CCS lang niya yun dito eh. Yung... Oo. Pag CCS lang niya dito, men, yung bear niya talaga eh. Pero hindi naman, tutusin, hindi pa naman siya ganun kasakit kapag level 5. Depende lang sa item dito ni Mato. Pag siguro ang magiging puunan niya dito yung Orb of Corrosion eh. Usually yung nakita ko pag Lone Druid, yung Corrosion tas going for face boost. Do you think mid dash for Lone pa or hindi na? Talagang item per item na to, total mid naman siya. Hindi na para mag-Midas. Kasi hindi, Midas pa rin yan, men. Kahit kanong saan scenario, kailangan niya pa rin mag-Midas para i-fever. Kung tumagal tong game na to, secure talaga yung late game dito for Liquid eh. Nakita mo, kahit yung mga... Ito sa harassment ha, yung bear dito talaga yung hinaharas dito ni Amar. And Amar, given na mid lane nga siya dito, siya na parang yung tatayo na talaga na DOS for Team Liquid. Pagdating sa itemization kasi, Huskar, tingin mo, hindi na ito pang offlane, pang suntukan na Huskar na talaga ito. Kumbaga, baru bala na Nature's Prophet. Pwede naman siya mag-invade ng jungle ng kalaban. DK, etong DK ang tanong dito, Dark Side. Kasi BGM talagang, ngayon pa lang siya sa mga games ng OG, ngayon pa lang siya na ano eh, na-adjust na hindi siya yung gigit na for them. Anong take mo dito? Siguro, saan lang naman is fix na to for OG na or buo na desisyon nila na mag-limit dito si Amar para wait. So, tignan natin, huli. Pero makakawala naman siya dyan at least. Mickey, hindi naman din ganun ka-healthy yung Dragonite para makipag-asiman pa. Kung may kulitan galore dito na magaganap, that's gonna be Taiga to take Insania na courier yung mapipitas niya dyan. Just one set lang daw, sabi ni Amar dito. And, one second lang. Itong si Amar, ano, pagdating sa mga pro players, you know, gustong-gusto ko yung may mga right charisma na player, mayroong mga character like, for example, Ice, isa yan. Sa may mga, minsan, BM, bad manner, dadrapan ka ng mga item, ganyan. Mayroong si Amar, si Amar, di ba, isipin mo, pag sure win na, at nasa base ka na ng kalaban, nagdrop siya dito ng Mantle of Intelligence. Pero merong interview nung siguro 1 month ago na hindi niya na daw ginagawa. Kasi parang, ewan ko, medyo over naman na masyado na gumanon. Kailangan parang backupan mo pa rin ng achievement or at least may napatunayan ka man lang before ka magagaganon. Kasi kung puro ka trash talk and then OG, di naman sila ganun totally magpe-perform or magte-third place lang sila, fourth place, second place. Parang ano, parang ang hirap, merong ano sa'yo, may mapupuna pagdating sa'yo. Oo. Siguro napaisip si Amar, for my perspective lang ha. Siyempre, as a pro player, as a pro player, kailangan mo pa rin kahit paano maging, hindi naman sa humble, but hindi kasi hindi mo maiiwasan talaga yung trash talk talaga kahit sa pabalik. Panic. So sa akin lang naman, siguro na-realize dito ni Amar na huwag na tayo mag-ganyan, di ba? Parang respeto pa rin sa player.
Feeling ko ganun. Yes, yun lang naman yung take sa kanya. Pero kanina, ito ha, speaking, total na tatakil natin habang nakapost, nagkakainitan yung minion and execration kanina. And parang kanina ng trash talk, palos, pero nanalo sa series is Neon. Kung baga ano load si Rocky Bird? Kanina, di ba? Rastok siya ng Neon, and galing siya sa Neon actually. Eh, tsaka pag ganun, magtotropa naman yan. Yun, si Abeng. Yun naman yun, trending. Oh. Kumbaga, nasa viewers na lang or nasa casters kung lalagyan nila ng medyo pampainit, eh, diba? Kung nakikilala nyo, guys, si pagdating sa NBA, kung nakikilala nyo si Skip Bayless or si, yun ba to? Yung lalaki. Sino ba? Basta yun, example na lang, for example, si Skip Bayless. Yun yung mga tipo ng mga commentator na mahilig sa mga spicy na ano. Nagyan nila, kumbaga gagatungan nila, pero speaking of gatong, that's gonna be Zai to take down dito Misha. And syempre, Darkstar, that is not for you. Crossbuy. Syempre naman, yeah, TNXBet.com, and huwag niyong kakalimutan. I-use ang aming promo code LOPONWX, guys. And don't forget, bet responsibly mga sir. So kung gusto nyong bumili ng voucher, PM nyo lang yung LOPONWX voucher dyan. Meron sa pin comment, pwede nyo yung click dyan. Kung gusto nyong magpa-top up, eh may sasagot naman sa inyo dyan, guys. Pwede rin PM yung Queenix page. Yes. Diba? So easy 1-0, Zai, nakuha niya dito. At least maganda yung kill. Ngayon ha, pagdating dito sa Pangolin, isa yung mga hero na Pangolin na hindi umaasa sa position 4. Yung position 4 mo dito, malaya siyang makakagalaw gumang sa mid, malaya siyang makakapag stack sa triangle air, especially when pag nasa dire side ka, kumbaga mabibigyan mo ng space yung yung ibang teammates mo. Like this, look at this. Makaka-rotate si Boxy and then ipapunish nila ngayon yung Dragonite ni BZM. Wala siyang magagawa, bibitaw niya na lang yung kanyang Dragon Breath dyan. And nice rotation. Boxy nga yung makakakuha pa ng kill, diba? And 0-2 na agad yung OG rito pagdating sa laning phase. Tsaka nakapitalize din nila na wala dito si Skyra. Kasi kung dito naman, nahihirapan talaga yung lane dito ni Mikkei. Kasi kakaspam out mo dito ng mga spell nung Skyra. Talagang kahit sino kasi yung kalini Skyra dyan, alam mo, mabubuisit ka lagi dyan eh. Kahit sa pub, diba? Tsaka grabe din kasi yung burst potential ng isang Skyra, lalo na pag nagka-item na to. Pag nagka-item, level. Pero looking at the laning pace, Dragonite, stay put, DK, kaya siyang sabayan. Yung harassment na ginagawa ni Amar is puro sa bear. So matumba man, can just easily spam. Kapag mamamatay na yung bear niya dyan, nakikita ako dito for Team Liquid, eh sila talaga yung may advantage, Darkstar. Pagdating sa laning phase kasi Zai nakakuha na ng kill, di niya kailangan ng tulong pagdating sa support niya position 4. Tapos nakakuha pa sila ng kill dun sa top. Tingin ko magtutuloy-tuloy ito for Team Liquid. Tsaka kita mo yung itemization ni Zai dito, men. Kita mo yung itemization na dito. May ring of health siya para kahit papano maserve niya yung lane. May infused kasi titignan mo, grabe din mag-spam out yung poog na even support to. Sakit pa rin nung damage na napoprovide niya later on. Tsaka titignan mo, kaya, na-realize ko rin kaya nag-pick out sila dito ng poog na. Since nakita nila dito yung, or feel ko counter din siya kay ano eh, kay Lone Druid mamaya. Pero speaking, hindi na makamatis sa'yo. Yung blast doon, nandun yung harassment doon, sprout pero easy quitting plate lang makakawala yung Pangolin dyan. So tutulungan naman na siya dito ni Zai. Hindi rin pwedeng mataas yung level kasi kaya pa rin naman nila i-take down dito yung Pangolin hanggat hindi siya level 6. Punishable siya hanggat walang Rolling Thunder. So kailangan pa rin siya talagang time by time tulungan dito ni Boxy. Andito yung andito yung support na si Taiga, Skyrat. Ito yung na-point out mo. Sobrang isa sa mga pinakamasakit in terms of harassment position 4 na Skyrat. At least para maging kampante din itong si Yoragi pagdating dito sa Lasita. And looking at Yoragi, ganda naman ang Lasita niya. Actually, yung deny, palo-palo. Kaso look at this, matumba man, taking down itong Oscar. And yun lang, naandun yung Pog na for that decrepify. And Taiga, immediate TP din naman para sa kanya. And syempre, alam mo naman yung nagagawa dito. Ayun lang. Nature's Prophet. Hindi niya tinuloy, actually, yung TP. Ay, hindi, nandito pala siya. Kala ko, creeps. Pambira, lambot, mga tropa, mamamatay siya doon. And 3-0 love set Darkstar coming in from a Team Liquid. Oo. Pangit ang timing nung silence. Nung nag-silence siya, doon na nag-pop ng ulti dito si Mato, di mo na mapipigilan yan. Yun yung pinaka-problematic dito kapag every time na magpop-up dito si Mato ng ulti niya, walang pang... kumbaga walang pang cancel sa kanya yun eh. Kahit silence, basta mapapoy ulti, tuloy-tuloy yan. And at the same time, sobrang kunat yan, men. And I think for OG, kung titignan mo, wala silang vessel carrier dito eh. Like yung mga hero nila, di talaga pang vessel.
Tsaka si Zai, force kaya mag-vessel dito yung carry? Parang hindi naman ano, hindi na ideal. So, hindi ideal? Na kailangan nila ng vessel carrier. Pero paano, Dragonite, nag-pop ng Dragon Form. It's gonna be Nikkei, naipit na naman siya dito. In same position, same result. Naku po, Nikkei, meron na siyang pang remnant. Nice left coming from Boxy para makapag-deliver yung damage. And actually, siya pa'y nakukuha ng kill kaso naipit. Pa dito si Ragi, nagkandali, chineke na OG Dogstar dito. Nabuhay pa rin siya, mga tropa. Kaso lang, isang right click na lang siya dito ni Zai. Mamamatay, rotation coming in from Matumba Man. And then Boxy dun sa top lane. Team Liquid delivering the goods. 6-0 Darkstar. Pero, 6-0 to Darkstar, 1k lang. Nakalamangan. Meaning to say, nakakapera pa rin yung OG rito. Even though, namamatayan sila ng man, namamatayan ng mga heroes. Oh, pero Sai, mag-iingat ka dyan. Ay, nakubo. Yup, nandun yung silence. So this is a guaranteed kill. Tapos, ang maliligayang araw niya dyan for sure. And tamis ng unang tikim, nakapiso din. Kumbaga SLP, ano, smooth na piso. Kagaya kanina na medyo nag-pump konti. Ito, nakaisa na Dark Side. Tsaka ganda din ng mga efficiency dito ng OG nung kill after kill sa may side lane, kasi alam nila na walang tutulong din kay Nature's Prophet since wala din siyang pang-escape mechanism dyan eh. And uy! The arrow, buti na lang, sumeksi, gumilid sila doon. Kita-kita naman nila, malayo pa lang. Pero eto, Mikkei ha, mukhang siya muna ata, yung feeling ko gigit na yung Lone Druid magpa-farm. And looking at Matumbaman, siya naman dito yung ahead pagdating sa Nedur. Kaso, mapupush niya dito, Matumbaman, yung tier 1 tower, wala naman de-depensa for OG. Nasabayan pa rin siya at least yung Amar Huskar pagdating dito sa, tinan mo, 6-1 to ha, Darkstar. Number 2 sa network is Huskar. Number 3 sa network dito yung Nature's Prophet. Kumbaga, kahit na namamatayan talaga sila, yung farming in terms of laning phase, nandun pa rin eh for OG. Kumbaga, hindi sila para mabahala dito. Hanggat nakukuha nila yung pera, sa inyo na yung kills, okay lang. Pero tayo, may Moonlight Shadow tayo dito, Jay. Haze Rune, yeah. And then Nisha. Nisha tuloy, pambihira, nagkalikunan. Insania, magkatunog kasi mga tropa, pero huli siya dyan. Men, Tyrant, Men, Secret, kaso Rolling Thunder, and nandun pa yung damage, right click, Dragonite, Delicado, Squash Buckle, hindi nabigay doon yung bawal pang Romai click. Sumaksak na mga tropa, ito na yung Huskar coming in from Tundo. Matutunog kaya yung Mirana, ang tanong. Nakapagbitaw pa siya ng pana, wala nga lang tatamaan, pero wala pa rin namamatay dito bukod sa Sudaira Blade. Oh, sakit! Makukuha siya doon, and now Yuragi. And that was sila dyan ng Pugna. Triple kill for Insania. Sasaksak. Ito, makakuha naman sila ng bawi. Makaka-double kill din naman itong si Omar. That's a 3-4-2 exchange. Papabor for Team Liquid. But still, this is a 1k gold advantage talaga. Radiant's bottom tower. Tsaka, titira mo, man. Ang ganda ng pag even si Boxy na matay dun sa engagement na yun. Like itong si Mikkei, wala siyang pake dun sa Huskar eh. Nakita niya dito yung pinaka easier kill, but speaking of easier, ito na Skyrat Mage, aray ko po, makakapagbitaw ng Mystic Star. Pwede niya matrade yung sarili niya kay Mikkei, pero makakasaksak pa ba Amar? Hindi, hindi niya abot pagdating sa cast range. So bagong yan siya dito ni Zai, tasaksak siya dyan, nandiyo yung Squash Buckle. Kaso wala yung disarm, nakapag-armlet pa yung nakalain mo. Makukuha dito ni Amar itong Pangolier. Medyo malas, dalawang Squash Buckle na binibitawan niya doon na hindi kumukonekta yung disarm ha. Hindi, tsaka may armlet toggle din eh. Feeling ko di makamatay si Huskar kapag walang or apatan siya dito eh. Tsaka wala din mana that time din si Ember. Tsaka tinitipid niya kasi yung kanyang remnant doon eh. I think isang charges lang yung kanyang remnant, kaya hindi siya masyado nag-asim din, no? Kaya kung titira may OG, pinipilit talaga nila yung top lane. But ngayon, di ba, na nakita na nila, i-defend pa rin dito ng Team Liquid. So, disengage tayo dito. Kumbaga, masasayang lang oras natin dito sa may top. Farm na lang tayo dito, sabi dito ng OG. And nagsmoke sila, dahil may dragon farm na rin dito si DK, man. Agad-agad. And speaking of yung na-point out mo ngayon, talagang kahit na yung pressure coming in from Team Liquid from start nung laning phase tayo, nakukuha nila yung mga kills na kinakailangan nila. Yung ano yung sa farming talaga ako nila na ano dito, nahihiwagaan na kahit na ganun yung nangyayari. Si Yuragi, di ba, namatay na to ng isang beses. Talagang solido mag-farm dito yung OG. Saan sila dito kailangan bumawi, Team Liquid? Kasi kung puro kills din naman and OG, makakasabay yung mga kuhiro nila. Tapos napakasabay sila. Ito nga lang, Lone Druid, King of the Devil, Night Mystic Lair, makunat. Nag-bear form na siya dyan. Ang tanong, may mabe-bear hug ba? Natanong yung bear niya, ina-attack niya ngayon yung Skyrim. Ay, malas! Nandito yung Starfall,
And then na-hold siya dito, may na-root siya nung bear and mapapunish itong si Misha. Ang kill yun, coming in from a Team Liquid. Ito, for the first time, at least after 12-4, naka-2K gold advantage. Partida, nakakuha na sila dito ng Tier 1 tower sa baba. Oh, lead din kasi yung detection eh. Feeling ko una-una nagad dito ni Skyrat pag sa may bottom lead, may kaganapan. Oh, ito na, Pangolier. Sorry, Pangolier, iti-take down gusto nila yung Dragonite. Pero lipa tayo ng channel, it's Yuragi na makukuha na naman dito ng Team Liquid. And then balik tayo sa kabila. Swashbuckle, right click for Matu. Dalawa mapapatay, but Mikey though, Amar managed to take him out. So nakakuha pa rin ng isang kill. Dito yung OG, pero again, Team Liquid, dalawa yung mapipitas nila yun. Hindi lang basta support yung nakuha nila, dalawang core hero, Darkstar. Oh, tsaka grabe yung Liquid mag-rock sa may top lane. Kahit may ginugo pa dito sa may bottom, at least yung attention dito, eh, nadadivert nila dito ng or ng Team Liquid. Kaya may OG, like, tinatry nila mag-counter-rock. Pero ang problem lang kasi dito, si Huskar lang ang di kaya talaga dito ng Team Liquid as of this moment. Pero kung titignan mo kasi, pwede rin mag-vessel itong Team Liquid since meron ding Mirana, vessel carrier din. So kung titignan mo, pag nagkaroon ng vessel itong si Mirana, automatically si Huskar talagang kailangan punteriyarin. Pero yun nga lang, BKB na dito si Huskar. So, baga, may counter na siya dito o may counter na siya dito sa vessel ni Pepper. And Darkstar, how about Zai? Teka, mamamatay dito men yung Pognite, yung mabilis ang Reglex. Insane niya, dominating siya dyan. Amar babawi din naman dun sa Pangolier. Masulit yung trade na makukuha nila. Mystic Flare, umatras muna dito yung Grimstock para at least hindi niya masalo yung damage. Paano at least, i-deliver yan ng Mirana nang sa ganun, hindi nabulin yung Grimstroke. 1-for-1, kaso lang pabor yun for OG. And going back, Darkstar, how about this? And nakukubago pa nila ako pagsalat na hindi ko gusto nila i-take down yung Ember Spirit. Wala naman, even though nandun yung Silas, pero mapipera 300 yan, Darkstar. Daig pa nakapatay ng hero pag nakuha mo yung bear ng isang lone druid. And sa wakas, makawala naman ang magaganap dito unless mag asims in. Saan niya, muntik pa siya doon, bumitaw ng Slight of Fist, tinamaantuloy ng skill dito nung ward ng Pugna. So kung sana itanong, lone druid, hardcore carry talaga yan. Alam mo nga item at item. Plus, yung mid laner mo dito is Ember Spirit. For sure, dalawa sila dito. Dalawang uno na yan eh, na masasabi mo. Pares na yan, position 1 para sa akin. Pero yung Pangolier dito ni Zai, hindi siya yung ano ha, typical sustain build. Bibili siya dito ng Maelstrom, Darkstar, and yung mga item choice niya dito is pang buhatan at least hindi siya yung typical na bibigay ng sustain. Anong tingin mo dito? Dahil ba doon sa Nature's Prophet? Kaya mag-Maelstrom din siya? Isang factor din yun, sa totoo lang. Pero ang iniisip ko ako sa side ko dito is, tingin ko, kukulangan sila ng damage eh. Kaya si Zai parang iniisip niya dito, okay, sa mid game kailangan ko rin mag-damage. And kung tignan mo si Matu, hindi rin siya nag-bidas. Kaya kumbaga medyo malilate din kasing item yan. Kumbaga itong si Zai, okay, ako muna magda-damage dito. Kasi pagdating na late game, okay, si Matu naman, di ba? So kumbaga kompleto Sarkados pa rin dito yung Team Liquid pagdating sa late game. Kumbaga ready sila kung ano yung magiging possible outcome pagdating dun sa scenario na yan, man. So yan, pero they need to fear Amar, alam natin. Once naka-BKB na Armlet yung isang Huskar, hindi siya yung ideal target na gugustuhin mong labanan pagdating sa teamfight. So nasa zone, palagay ko, Darkstar, nasa zone na tayo dito ng OG na kung saan sila yung magdi-dictate ng pace at saka lalamang sa mga susunod na minuto dito. Kasi the Dragonite and the Huskar, tumama mo pa dito ng Nature's Prophet na pwede mag-split push. Talagang sila yung magdi-dictate dito ng tempo. Lone Druid dito ng matuman, kailangan niya pa talaga ng mga solidong item. And hindi lang to basta BKB and Armlet para sa Huskar ni Amar. Sangi na siya dito, Darkstar. Pwede siyang bumili ng what do you call this? Kayan Sanch? Hindi Kayan Sanch. Heaven Salver. Ah, oh, pwede Heaven Salver din. Para may mag-disarm din. Yup. Tsaka more on physical din kasi dito yung Liquid eh. Kaya, kaso nga lang, isa lang yung pwede nyo mag-disarm dyan. Ember lang mismo. Kasi yung Ember, di mo naman typically ta-target mo dito yung Pag-smearing pa rin siya, tsaka slight eh. Wow, tutusin. So, 1K at least, patas tayo dito even though lamang ng 9 kills. Yung kupunan ng Team Liquid, may Blink Dagger na yung Dragonite. Ay, naku po, alam na Liquid. Habang nagpupo siya,
kukupunan ng Team Liquid, eto na si Amar, late na papasok itong design, Aegis of the Immortal will be taken para sa Huskar, pwede siyang sumaksak dito anytime soon, gustuhin niya, pero wala pa siyang target na medyo malapit, although Dragonite natin, matatawag mo pa bang life drain yan kapag kasakakampi mo binibitaw? Patay dito yung Pango guys, sinaksak na yung matumbaman na bear dito, ay 300 gold yan for sure, papasok din yung TK ng Dragon, and ito ay eto na guys, yung OG, and hindi pa nila ma-actually makukuha dito yung Dragonite, even though binitaw na nila yung Soulbind, Makunat, dalawang kills Darkstar, Aegis of the Immortal and Tier 1 Tower. OG! Dire's middle tower. Grabe. Although, turn of events yun for OG kasi successfully nakuha nila yung Aegis. Alam na Team Liquid na nag-rush yan kasi di rin nagpapakita dito si Hammer eh. So, all of the sudden, biglang nag-turn dito yung OG na ito yung advantage natin. Kailangan natin mag-kumuha ng Aegis. Nasa baba din sila. Kung ba malayo din eh. Malayo din lalakbayan dito ng Team D. Kasi yung dito naman yung TP nila halos or yung 2 or 3 heroes nila cooldown kasi naghahanap sila ng kills or kung sino man magde-defend dito sa may bottom lane since nakapag-push naman sila ng tier 2 tower, but then again BKB na kasi dito itong si Amar kaya sobrang tapang niya dito eh, hindi talaga siya mako-contest dito if ever hawak niya na talaga yung item na kung saan nabili na rin ng Nature's Prophet yung BKB na item, meron na rin siyang Orchid of Malevolence, and how will you stop Amar sa mga gantong oras? Tier 2 tower, matitigdan na rin yan, nakready na yung mga support, once mapush nila to, for sure, outpost, damay mo na rin. So now, may hawak na AG si Amar, talagang ipo-force nila dito yung pag-take ng objective, kung hindi makikipagsabayan dito yung Liquid, mababasagan sila dyan ng mga towers. And kung titignan mo men, medyo nagiging bad news na to for Team Liquid. Lalo na pag may Aghanim Scepter na dito, itong si Amar, no? Kahit sino dito, wasak talaga. Instant burst agad. Ang tagiliran, yeah. Oh, double damage pa. Pero ito best. Kaya halong 30 na talaga, no? Grabe. And he's 1,400 gold away para sa kanyang Aghanim Scepter. Actually, hindi nga eh. Ilan na lang to? 1-5. Ah, hindi, 1-4 nga talaga. 1-3, ayan. So, nakuha niya yung catapult. Ito, 1-2 na lang dahil point booster na lang iniintay. And syempre, mas maga si Huskar, much better. Diba? Dyer's middle tower. Let's move dito yung OG. So, try nilang magbulaga dito. Pero kasi alaan dito ni Mato, mag-split out na rin siya ng lane eh. Dahil itong OG, sticking out na lang sila dito dahil may age din itong Huskar. So, yun talaga magiging game plan nila. Pressure lang. And kung mag-TP man dito yung Team Liquid, talagang magba 1-1 sila dyan eh. So, alam naman ang ginagawa dito ng Team Liquid kahit papano. Spread out ng lanes para kahit papano may mapareact nila dito yung OG kahit isa man. And I'm expecting nung drafting na Huskar yung pwede nilang gawing carry if ever given na unorthodox nga sila mag-draft. Pero lumalabas dito sa game natin, offlane si Amar, nilagay siya sa mid. Ito ha, tinama. Offlane si Amar, nilagay siya sa mid, pero siya dito yung carry na pumubuhat para sa side ng OG, no? Grabe, tatlo yung role niya, men. Napakahusay ni Amar dito sa paglalaro ng kanyang Huskar, pambihira. Offlaner na nilagay sa mid, tapos ginawang carry, pambihira, ibang klase. Oh. Actually, ganyan din yung Team Liquid dati. Nung nandyan pa si Taiga, minsan ginagawa nila, 4 boxy, tapos nag-offlane si, sino ba? Si Taiga. Kapag enigma lang siya. Minsan may mga factor talaga na pag nag-workout tong change lane nyo, edi good, di ba? Kaso may mga downside din yan eh. Pag, kumbaga, pag hindi mo gamay talaga yung role, eh, yun yung magiging downfall mo eh. Dark so, wala talaga na yung smoke, huli nila dito yung poke dash eh. Madaling target, look at the slight of it, nadamay pa yung dragon. Hindi na siya makakapag-pag-pag-pag niya ng dragon form. Natanggal pa nila yung Aegis of the Immortal dito ni Huskar. Amar, he's in a lot of trouble. Bye-bye coming in from, Pope na, pero BKB TP out, cancel tayo, bail out, tanggal yung Aegis, sumatotal, tatlo yung nakuha doon ng Team Liquid, ang ganda nung smoke play na ginawa nila doon, and yung ruta na dinaanan nila tama-tama para i-punish dito yung side ng OG. At the same time, may idea din sila na meron silang ward doon sa may river, nandun din nagpa-farm, even though di halata yung ward dito ng Team Liquid, pero na-predict nila nandun nagpa-farm yung ibang heroes nila. Yes. It's a good thing, di ba? Na-burnout nila dito yung Aegis, pero nag-back na dito itong si Huskar. Kasi disadvantage siya sa kanya yun. Even though yung Huskar mo, mamamatay, pero matagal. Pero kaya pa rin mag-rock yung OG dun eh. No? Pero yun, tsaka, titignan mo, wala din silang tower, kaya I think, malabo.
Yep. And ito na yung part 2 ng smoke ng Team Liquid, but this time wala silang makukot off guard sa side ng OG and Darkstar. 23 minutes, hindi ako nagkakamali, 22 na sa ticking time bomb sila dito. OG nakakapag-farm na yung Matumba Man's late what do you call this, Lone Druid. Kailangan lang nila i-prolong yung game na to at least, and nagawa nila ng paraan after that smoke. Parang icebreaker yun eh, tingin ko eh, for Team Liquid eh. Kumbaga napigilan may aggression dito ng OG kasi they could just easily take tier 1 tower hanggang tier 2 dito sa bottom lane, kuhawak pa nila yung Aegis. Pero dahil nga dun smoke lane na ginawa ng Team Liquid, kumbaga napigilan yung OG dyan. And habang nangyayari yun, Natumba Man, nakakabuelo na siya dito, Darkstar. Oo. Tsaka may item na siya eh. Kaya tingin ko nag-call dito yung Team Liquid kasi hindi naman sila mag-call ng smoke kung walang item dito yung isang Lone Druid. And kung di naman, malapit na siya sa kanyang kiras dito. Yep. May Hyperstone na siya. So, palong-palo na itong bear na itong si Mato pag di gano'ng ulit. Mirana, kailangan niya mag-lift out, pakakatakas, Amar delikado, pero they will manage to take that Mirana. Yung bear, kailangan mag-ingat, hindi pwedeng panay ang spam dito ni Matumba Man as much as possible. He needs to protect his alagang oso bear na sinapak mga tropa ni, sino nga ito, so, knockout? Mirana. Sa knockout? Si ano, hindi, sa anime na knockout. Lumutan ko na tuloy, pero mahuhuli nila dito sa Sprout. Dito yung Grimstroke, Rolling Thunder para pigilan at least yung aggression. Damar! Nabash! Namatay pa siya, nabash siya dun, Darkstar. BKB will be used, pero yung bear, naipit dun sa Sprout. TP out, nasan yung Ruta? Dun yung Light Rage. Babalik dito si Mikkei, papatayin nila yung Cove na 1-4, at least isa pa lang. Ito, makakadalawa. Ay, nakas! Ay, nakapag... Oh my god, ito, tignan natin, na swerte. Cove na lang yung mamamatay dun, Darkstar. Aray ko, bes. Buti na lang, kamo. Ma... Oh, swerte sa bash! Buti na lang, nag-sacrifice na lang dun itong si Cove na. Uy, Dev! Yari! Yari pa rin dun si Oscar, kahit sabi mo sobra, siya yung pinaka-stronger na hero dito sa game na to. Kahit papano, Team Liquid, nasusolusyonan pa rin nila. Yeah. And naalala ko na, Darkstar, yung isa sa mga... Si Takamura daw! Si Takamura natin! Si Takamura, ay yan, ang sumuntok ng bear. Pero ito, Darkstar, nasa expiration yung OG. Kumbaga, dapat pinipressure na nila dito yung Team Liquid, pero ayaw din padarag ng Team Liquid. Yung Dragonite, medyo nagpo-follow up kasi dito, Darkstar. Supposed to be BZM. Siya dito yung dos eh. Pero anong nangyayari? Nag-giveaway na siya. Si Oscar and what do you call this? Nature's Prophet na yung magsha-shine sa laro na to. So parang change role na talaga to. BZM, siya na yung magiging initiator. Blink Dagger, BKB. Pero eto na yung Team Liquid. Palagay ko, Darkstar, this is the time na pwede na silang makipagsabayan talaga ng sabayang big cast side ng OG. Actually, good sign nga to for Team League kasi kung may item tong si DK, yari. Alam mo yun, parang mag-iba dito yung kwento. Tsaka, kung titignan mo, kailangan talaga ng farm dito ni Envy. Kung titignan mo yung hero nila, matakaw din sa farm si Envy kahit nga si Huskar eh. Kumbaga, si BCM dito, siya na nag-sacrifice dito. Okay, di ako mag-farm. Magkaroon lang ako ng Blink Dagger. Ako na lang mag-initiator dito. So, giveaway lang talaga kasi, kung titignan mo, nalulugi sila sa fight itong OG nung mga early phase pa lang eh. Kaya, kung ba, give and take na lang yung ginagawa dito ni BCM. So, Assault Kiras is up para dito kay Matumba Man, si Takamura, mga tropa. Tropang bear niya. Nilagaan dyan. So, now, 2k steel call advantage for OG. Roshan will be up about 20 seconds. Tama ba, Darkstar? Medyo malabo yung mata ko dito. 26 seconds. Yeah, 26 seconds. Ayan. Pero may magaganap tayong teammate dito. Hawak nila yung outpost. Nakatalon din naman agad dito yung DK. Siya pwedeng ma-hold dito ng bear. Pero Decrypt, nagamit na din nila agad. Matumba Man, ayaw naman niya i-fully commit. Pero nakikita nila dito, Darkstar, yung net ward. Kailangan nila ito eliminate sa team fight. Pero naku, na-fear sila dyan. Sa likuran, nag-pop na ng Rolling Thunder sa likuran. Hindi! Siya sa mga pag-DKB, sasakasin niya ngayon. Eto si Matumba Man, pero Matumba Man, papalag naman. Ah, naman hindi! Oh my god! Ipagpunan! Mata siya dun! Halaka di ha! Patay pa yung Skyrat Bridge and Matumba Man is still alive. 2 minutes to say, makakabugbog pa yung mga bear niya. Look at this Dragonite.
Victor and Trouble OG. Apat mamamatay. And that's the absolute team wipe. Ubos! Pati pang tubos ng side ng OG ni isa sa side ng Team Liquid. Walang mamamatay. And yun na nga, kung nadali nila si Matumba Mind in time, feeling ko iba yung outcome. Pero OG, ubusin na doon ni Darkstar. Ages of the Immortal, makukuha dito ng Team Liquid possible and break it down yung naginap na teamfight na yun. Di, tsaka patient din dito yung OG na alam nila na mag-initiate dito. Or yung sir, Team Liquid pala. Na alam nila mag-initiate dito yung OG. So naghihintay yung OG na magkamali ng initiate dito si Zai. Pero again, si Mato, basta mag-ulti form lang talaga siya, men. Alam mo yun, dapat talaga maunahan talaga ng silence. But then again, hindi nangyayari to for team, for OG eh. Kasi kailangan talagang alisin itong si Bear sa equation. Kasi utitin mo, pag namatay dito si Matumba Man, ibang usapan to eh, no? Yup. Kaya napakahirap na, like, kailangan mo pala ng Big Dagger hold, maunahan mo siya dito masayin before siya mag-ulti. Yun talagang ang game plan nila eh. Kailangan talaga nila i-shutdown si Mato bago siya mag-ulti form. But then again, every time, laging nakapag-react dito si Mato, so kumbaga alam niya yung strength ng hero niya eh, di ba? Itong makita na isa siya sa mga top na lone druid dito sa yung series na to. And not to mention yung unsung hero, kundi rin tinamaan ng pana, I guess. Kung ewan ko ha, medyo nahilo ko sa teamfight na yun, guys. Napana ata that time yung Huskar, so nagkaroon ng chance, tapos na-fear din ni Mato. Kaya talaga solid yun. So Aegis of the Immortal, surprisingly siya yung hahawak. Kumbaga parang threat din yung OG. Pero palagay ko naman, isang teamfight lang yun ay ipanalo dito ng Team Liquid. And OG still, kaya pa rin naman, capable pa rin sila dito na makagante sa side ng Team Liquid. 4K na kalamangan for Team Liquid. They have that Aegis of the Immortal, Lone Druid, yung original character dito ni Mato. Meron siyang apat na divine, Darkstar. Apat na divine. Kabaliktaran! Kabaliktaran. Yung Iron Branch, Iron Branch. Di ba yung tawag ko dyan eh? Divine nga. Nag-messed up ako, kung ako mag-take doon, nag-messed up yung OG. They've tried to kill Mato, pero aware sila eh. Sipin mo, yung Dragonite, imbes na pang-initiate niya yung Blink Dagger niya, na pang-blink out, di ba? So, naging ready talaga doon yung Team Liquid. Hindi talaga sila super total na unahan, kasi ilan ba yung cooldown dito ng Blink Dagger, Darkstar? Ilan? 13. Oh, 13. So, meron kang 13 seconds interval na hindi makakapasok dito yung DK para makapag-start or initiate ng teamfight. And knowing Zai dito, nag-mess up na sila, walang papasok dito. Sino pa papasok niyan, di ba? Tanging DK lang. Nagpapagad ng rolling under that time and may halong swerte na rin si Mato doon sa teamfight na yun. Ano kaya ang plano dito ng OG knowing na ilang attempts na silang trying to shut down itong si Mato? Tingin ko, wala nilang magandang game plan dito eh, na paano nilang unahin? Kung titignan mo, strong naman dito, may item naman dito yung OG. But then again, parang hindi fix yung mga targets nila dito eh. Diba? Kaya kung titignan mo, yung litaw dito, lumilitaw sa Team Liquid, na pabor sila every team fight. Radiant of scanning. So let's see kung paano yung magiging decision making ng Team Liquid. As of now, after acquiring that Aegis of the Immortal, nakapag-push sila ng tier 2 tower. Kanina pa nila na-push yung tier 2 dito sa baba, pero hindi pa sila gumagawa ng any kind of movement. So I guess OG, they've learned their mistake. Kumbaga, kaya pa rin nila to. Kasi palagay ko lalamang dito Team Liquid around 40 minutes pa talaga. Itong mga hero na to, Ember, o Pangulir, mag-online pa yan, especially Lone Druid, 40 minutes, pero nasa timeline pa rin tayo dito ng OG. So, I'm very confident na kaya pa rin ng OG makipagsabayan pag dito sa teamfight dito ng Team Liquid. Iniisip ko nga dito, man, kung I think kailangan si DK yung mag-step up dito sa initiation niya eh. I think kailangan niyang unahan si Mato. Talaga. Oo, si Mato talaga kailangan niyang unahan before siya mag-pop ng ulti. Yun siguro yung pinaka-chance sila ma-secure yung mga fights nila. Kaso naghuhuna si Mato dito mag-ulti eh. Tier 2 tower, speaking of the devil, Dragonite na initiate dun nga lang sa Osobear. Pero paano yung discard nila dito? Naku po, Pugna, hindi siya pwede mamatay na secret niya sa sarili niya. Kaso nga lang, buyback, they will manage to take down that 2 support and look at this, Amar. The bash! Try to man fight. Yung bear, nababash, naruroot, pero wala kang bear ngayon, Mato. What can you do? Ember Spirit, papasok. 7 seconds. From AK, 7 seconds pa bago siya magka-roll. So wala silang dami willing to say, look at that Ember! Diba? I just told you, Darkstar, kaya-kaya pa to ng OG. May pagsabayan, pero Dragonite, buhay pa rin dito, BCM, and wala ko yung link si Mato. Hawak na, no, wala siya kasama! Papasok.
dito si Yuragi to take him out. Matatanggalin ng Aegis of the Immortal. Wala din, Bear! Mag-isa na lang siya dito. Wala na siyang Oso Bear. Silence pa. And napakalambot lang Darkstar. Dalawang beses siya i-take down dito ng OG. And OG, they played really perfect sa teamfight na yun dito sa top lane. Oo. And hindi lang yun, men. Kita mo yung target doon ni ATF kanina. Hindi niya masyadong sinokus etong si Mato. Instead, kunin natin yung backlines. Si Mirana na shutdown. And kita mo si Mato that time, sobrang kited niya dun sa fight na yun. Even may Aegis pa. So, ay paano OG? Somehow, na-solution na nila yung problema nila dito. Try pa rin nilang mag-push. Since walang bear eh, 54 seconds. I don't know kung may buyback to. Itong si Mato. Pero... I feel lang, di na nata kailangan mag-buyback yun eh. Isang set of rocks, tingin ko, bigay muna nila. Yup. Now, given na patay pa, 40 seconds dead. Meron silang absolute, kumbaga, dead air dito yung side ng Team Liquid. Makakapag-push, simultaneously, top lane and mid lane, pinagsasabay nila dito. Wala pa naman sila nakukuha until 3 tower. Yuragi force out yung kanyang BKB, Rolling Thunder for Zai, pero inaabot siya dito, siya pwedeng ma-silence. Kaso makakapag-out yung nagwawalang Montero na walang preno, pero Zai though, kailangan niya makapag-out dun sa Sprout. Hindi naman kukonekta yun for Yuragi. Na-silent siya, yes, ng Orchid of Malevolence, pero nakapag-squash, buckle out. Nade-delay ni Zai kahit papano dito yung attempt ng Team Liquid. And habang nangyayari yon, buhay na rito yung Lone Druid. Yung tier 3 nila buhay pa, pero grabe yung decent damage na nabigay doon ng OG Darby. Oo. Oh. And grabe, nagdi-delay nila dito si Zay. Tahol. Hindi talaga tinanta. Hindi kita. Tantanana. Take that. Ganun. Tantanana. Ayun. At least na-divert niya yung attention doon ng OG. Yep. Kasi kung hindi ginawa ni Zay yun, makakapag-push dito yung OG. And meron din silang Pugna. Don't you remember na may Pugna pa kami dito? Kaya pa rin nilang mag-push. Even kahit walang DK, nandiyan pa rin dito yung Pugna para makapag-provide ng burst. And actually, that's a momentum for OG. Kasi sabi ko nga sa'yo, mag-online dito yung Team Liquid. Maniwala ka sa hindi. 40 minutes pa. Ilang oras pa lang ba tayo ngayon, Darkstar? Nasa anong minuto pa lang ba tayo? 35. Oh, 35. Parang kumbaga sa NBA, third quarter pa lang tayo. So, hindi pa tayo pang close out dito ng Team Liquid. May chance pa sila because Matumba Man, nasa delikadong sitwasyon sila dito. May pangsagot sila sa Bear. Gusto nila yung lagas patayin yan. Pag-BKB yung Bear, pero nandun yung slow dito ng Dragonite. Papatayin yan for sure. Nandun yung Fear, pero mamamatay ba? Hindi naman. Good thing, ma-re-regenerate niyan pagdating dun sa fountain. Pero look at this, OG wants to take this tier 3 tower. 2 catapult switch waves. How will you stop this? Swashbuckle. Nandun yung Sprout. Nandun yung mga creeps na may sariling isip, mga tropa, na kung saan pag inatake sila ng hero, wala silang pakiram. Basta inutusan sila dito ng isang Nature's Prophet na mag-push. Ang tanging gagawin lang talaga nila dyan is mag-push. Although na-denied dito ni Boxy yung tower. 4K ahead, OG. Nabutasan dito yung Team Liquid. And yung teamfight kanina sa top lane Darkstar, parang nasa delikadong sitwasyon pa yung Team Liquid, promise. Oo. Yun talaga yung fight ng needed dito ng OG kanina sa mid top lane. Even though itong Team Liquid, they just want to push out yung tier 2 tower. Yun na lang yung last tower dito or outer tower dito ng OG eh. But then again, yung OG kasi like, they want to fight na kailangan nilang wag silang masyadong nagpapalulong sa map control. Kasi kung titignan mo, kung nalulong sila sa map control dito, like yung NP, hunting lang siya dito nung Ember eh. Or better yet, pwede rin siyang hunting dito nung Bear, di ba? So, kumbaga, kailangan nilang window of opportunity na if somehow mag-fail dito yung OG na mag-teamfight, merong NP na magiging split pusher na lang eh. And Mato needs at least that Aghanim Scepter para wala nang ano, wala nang yung pera, no? Kung hindi ko pa nabasa yung meta about Lundin, ganun pa rin naman na siya, no? Na kailangan mo pa ng Aghanim Scepter para may sarili siyang mundo na makapag-split to siya. Tapos, samahan mo pa ng DOT, talagang makakadali. Pero OG, mukhang mauluan nila dito. Kahit pinapira ko yung The Immortal plus yung Shard, ibibigay nila dito sa Nature's Prophet yan na nakasatanic na Witchblade. Yun nga sa AC Orchid plus BKB, 11k for OG. Pumalo Darkstar yung network natin dito. And for sure, walang duda na mag-a-attempt na sila dito pagdating sa high ground. Ito yung hintay nila eh.
shirt na rin dito si Amar eh. Tsaka ang buisit kasi na itong ano, nung Haskara pag may Aghanims. Tip mo sobrang tagal nung taunt niya or yung parang call na si, parang aksya in a way na isang target lang. Pero ang tagal, no? Tagal nung hold nun. Diba? Pero wait, kaganapan dito for... Awa ka nyo niya, BTL Club. Na mamamatay agad yung Wattel doon. Kato lang ni Rana na Sprout Silent. Hindi makapag-bit out. Nasa na yung bunny hop mo, bye boy. Bye back. For me, say na take don't shit dito agad. BKB! Dragonite ni BGM. Kita BKB for Amar. And pumasok pa doon. My goodness, mapapatay lang nila yung standing. Ibubas! Pero naku, Amar! Hindi pa rin madali-dali dito. Nandun yung Inkswell. Sumaksak siya. Kaya matang baman. Nabas! Amar! Nagis! Nagis! Oh, the pasta, no, mga topa! Sobrang BGM giving that cheese! My goodness gracious, Papa Boy to Haskar! And mababasa agad sila dito ng dalawang lanes na to Barak, Karstar, for sure. Saan yung pinakamalapit? Top lane, may tier 2 pa sa taas. So this is gonna be a segue, that cheese play, Darkstar! Oh my god! Grabe si BGM daw, kita mo nilapitan niya! Fuck! Si Haskar! Oo! Oh, nung time na nababash niya siya doon eh! Oy! Yun lang, Bunzel! Teka, Bunzel lang! Farming, hindi na bago to for OG. Malaana, mga tropa, Sprout. Uy, teka muna, baka gusto niya mag-objective. Baka, teka lang muna. Baka, push lang muna. Pwede namang i-push lang muna. Oo, isa yan lang. Dyan, napatingin mo na si natin. Function ito for a minute. Ako lang, hindi eh mamamatay. Binigay mo yung cheese, akin ka. Sabi dito ni Zai, Sprout. Yuls! Silence, hindi makawala. Kailangan ng interceptor mga tropa, pero mga pag-push baka ka pa rin. Nakuna, first clan siya dito nung Huskar. So now what can they do? OG, pwede na mag-tier 4 tower dito yung kukunan ng OG mga tropa. Pero paano nila? Dito starting ang solo throw, it is gone for at least 30 seconds. It's a year mga tropa. BKB after the spana. Both is proud. Nakuna, bouncing farm pa nga mga tropa dito. Gusto pero nice. So try ng liquid. At ito yung ano to, maasin yung OG. Kasyamar! Sakit! Pero look at Amar, you need to fear him. Mikkei, yes. Nag-remnant, papunta dun sa fountain, hindi pa rin patay dito Nature's Prophet, the life drain. Ewan ko kung bakit life drain pa ba yung itatawag natin dito pag sakakampi niya binitaw. I don't know, but I believe, pero papapatay nila dito yung Pangolier ni Zai. Three rows will be taken out, pabuhay na dito si Matumbaman, tigil ang putukan. May tier 2 pa sa baba, pero OG with the 21,000 gold feet. Uy lang! Mamatay Yuragi dyan. Pero the damage has been done. What can you say sa naganap dito na encuentro, Darkstar? OG, playing it really well. Fucking well, Amar the F, mga tropa. Yeah, Amar is the name, Haskar is the game. Yun lang. Yes. Yan yung tunay na definition dito sa game na to eh. Oh yeah. Kasi na, yung Haskar pick, kanina nadadoubt pa ako eh. Na kanina di ganun kaganda yung early ng OG, but right now, kitang-kita naman natin. Yung top lane, Darkstar promise yung team fight nila sa top lane, yun yung naging turning point, promise, talaga dito sa game na to. Totoo. Tingin ko yun talaga yung, mga sign of life yun for OG sa may top eh. Pero, feel ko naman, ako dun sa puntong na yun. Kasi, utitinan mo, yun talaga yung way ng Team Liquid ma-choke out yung map eh. Kasi, utitinan mo, nasa kanila na yung lead eh. But then again, yung turnaround din ng OG, dito natin nakilala yung OG men na mahilig sila sa mga turnaround and alam nila yung pangkakite eh. Kumbaga, even baby mga nila, players nila, nadala, oh, nadala nila. Yung playstyle ng mga old players ng OG. The, baga sa Hinebra, never say die. Never say die attitude, ika nga. Yep. May way pa rin, di ba? Really? Hanap pa rin tayo ng way paano tayo mananalo sa fight. Which is, paraan. Dito pinakita ng OG na even wala sila no-tail, oo, yung mga may experience, eh nadadala namin. Kung ba, siguro na-training to kay no-tail, sure. Eh, no? For sure yan. Diba? Binisita niya nga si Amar eh, kung titignan yung page ng OG. And Darkstar, look at this, binigyan pa ni Volvo ng double damage. Ewan ko na lang talaga kapag hindi pa nanalo yung OG rito. And gusto ko lang i-point out din Darkstar is yung Dragonite dito ni BGM. Blink Dagger lang talaga yung item. Na-upgrade niya na lang into a overwhelming odds. And Mikkei will fall. Nag-buyback na kanina yan. Zai sinusunog ng apoy. Batuhin mo lang si Bat Amar. Oh no. Kailangan nila mag-out dito. There's no more buyback. I mean, there's no buyback for that Ember Spirit. This is gonna be a 4 versus 5 scenario. Yuragi gustong i-take down Mato. Matatamaan ng pana. Medyo asin mga tropa, pero available yung buyback. Pwede siya mag-easy
dito, nasaksak na pare, eto na yung Nagrepress! Sa bida, amang kaliw mga tropa, may buyback si Matu. Pero he has that bear back? Wala! It's over! Mga tropa, wala siyang bear! Tama ba? Oh, wala siyang bear, man! 100 seconds! Hindi, meron. Meron siyang bear, mga tropa. Kasi kung wala yan, tapos na to. Pero unahin nila yung bear, nandun yung shard effect coming from Dragonite, the big black violent dragon dito, Bayonete, and ang mga susunod na programa ay rated SPG, strictong patnubay, pagpatay na to mga tropa. Ewan ko kung tama pa ba yung SPG term ko na doon. Pero until now, patay pa rin Ember Spirit. Tubay bakas been committed. They need to distinguish this two tower. Nang sa ganun, mga mega creeps nila to and Darkstar nasa Delikado Team Liquid. Ang prediction ko dito talaga, kumpante ako dahil matumba man, is a lone draw with game, pero OG, Friendship and Flower na naman ang umiit Darkstar sa game natin ito, and mukhang looks like game number one. Mukhang mamamoney in the bag, pero still Liquid, they need to pull off a really good miracle dito sa ating game. Push back. Try nila control. Pull up, light green. Sa kakampi mga tropa for that sustain. Anytime silence? Soon, pwede rin maksak. Nandun yung silence. So, hindi na mabibigyan. Magigripuan sa taliniran. Dagger! Seconds for that Ember. Pero sa Iwan Fall, sobrang magana siya doon. And Yuragi will take this own through with Bear Takamura. Knockout mga tropa. Yung Oso Bear dyan. And now, they want matumba man dun sa fountain. Meron siya ditong bear in 19 seconds pa. Lone Druid. Kung ang meta niyan, yung original character with the Dragon Lance, Ayub Skadi, eh hindi. Yung bear yung uma-item sa meta natin ngayon, Darkstar. Tier 4 tower ngayon, gusto kong take down. Still man advantage. Grimstroke will fall. For sure. Wala rin siyang buyback. Nice Sprout. Mato. Bibear na siya, ha? Nabash siya dito, nandun nga lang yung BKB. Pero matikate daw naman siya pake. Na walang pake Mikkei. Umamatay siya dun sa kamay ni Taigen. Only Mirana na lang. And Team Cold GG, game number 1 will go para sa panic dito side ng OG and Darkstar. Yung cheese play coming in for Dragonite, yung top lane turning point. And OG, yung mga teamfight nila dito is on point. Break it down mo yung ating game number 1. Grabe tong game na to, sulit ang puyat. And yung mga so, nagbet for OG, talagang sulit na sulit. Sobra sulit naman, hindi din. Diba, nabanggit natin dito na nasa momentum dito yung OG. Kumbaga sila yung Yamado dito sa series na to eh. Although yung Team Liquid, they're gonna struggle nung series nila kanina. But somehow Liquid, nakakuha naman nila yung templa nila. Yung tempo, yung push, diba? But then again, OG doing OG stops. I think sa, para saan lang mas naging better lang yung decision nila nung top lane. Tsaka puro clutch eh. Feeling ko doon na nanali OG sa mga clutch plays nila eh. Feeling ko may, although Team Liquid kaya naman nila eh. It's just that yung mga clutch play nung Aegis, doon na nagkaroon ng advantage yung OG eh. Yung, I think, yung Roshan talaga eh. Yung Roshan talaga pinaka-crucial part sa kanila. So, kung tutusin, kung sa Team Liquid makukuha nila yung last Roshan na yun, feeling ko sila yung mag-handle ng game na yun eh. But yun nga, OG doing OG thing stops. I think sila yung naging better dito man. Yup, and game number 1 goes to OG. Let's see kung makakabawi Team Liquid. Kami nga pala ang inyong official lang naman. Ay, wait lang, magbe-bet muna tayo, Jay. Ay, magbe-bet pala tayo. Ayan. Nasingitan din. Kasi nag-draft agad kanina eh. Pero ito ha, Darkstar. Ganda na nilaro ng OG. Palagay mo, sa'yo ko'y bibigay itong prediction. Team Liquid, makakabawi ba? What do you think? Pipili ka ba ng match 2 winner o magpa-first blood first 15 kills ka lang ba dito para at least hindi ba? OG ako, 2-0. Ah, OG. Ganun ka. Walang, ano yun ha? Walang dead air dun. Kumbaga, OG 2-0, Darkstar, Dota. Lista nyo na. Oo, lista na daw. Sabayan nyo na si Darkstar dito. Oo, sabayan nyo na guys. Alam nyo na kung saan kayo magre-register guys. PhoenixBet.com lang. And huwag nyo kakalimutan. Gamitin yung aming promo code. #WXC guys. And #BetResponsibly guys. Ayun. Pwede so yung sundan yan. Mga tropa. Always support local casting. Samang lupalop kayo ng panig nanonood. Yung mga tropa nating OFW, happy viewing sa inyo dyan. Facebook viewers natin, YouTube viewers. Ganda na pinakita ng pinamalas ng both teams natin dyan. Stay tuned. Don't go anywhere dahil magbabalik kami. Promise. The dagger out. Sheesh! Sheesh!